Hello guys! Nakikita niyo itong lugar na to. Ito ay napaka-memorable sa akin. Dahil ito, dito, isa ito sa mga nag-LS ako dito sa lugar na to, diba? Sa work ko. Tapos dito rin sa kusina. Nag-LS din dito ako sa work ko na to, diba guys? Ngayon kasi yung amo ko pa alis na siya, yung Canadian ko, punta siya ng UK, na doon ang work niya naman sa UK, so ano na siya, paalis na siya, doon naman siya, ang destino niya sa UK. So ayan, tinatanggal na yung ibang gamit na dadalhin niya, na kailangan niya lang. Tapos yung iba, lalo na yung mga pang-cleaning staff, binigay niya na sa akin. Tapos eto naman yung living room, di ba guys? Minsan nakita niyo yung living room sa ibang videos ko na kasama ko itong living room na to, di ba? Maganda ang pagkaayos niya. Ngayon, ayan, wala na. Nag-move na yung mga packers. Mga nakaano lang sila, naka 10 boxes or 11 boxes, ganun. Ayan, lahat na yung gamit niya lang naman, kasi yung apartment na yan, ano yan eh, fully furnished. May ano na gamit na, yung ibang gamit niya lang yung kanyang move on, pinapackers niya, ganyan. So, yun, nakakalungkot lang kasi last day niya yan, Wednesday yan, last day ng work ko. Tapos, pagka the next morning, umalis na siya. Ayan, for good na siya doon sa ano, sa pupunta niya sa UK. Ayan. Mababait naman yung mga packers, mga Egyptian. Ayan. Yung pag-video ko sa kanila, ano lang yung ano yan, yung pasimple lang, kasi nahiya ako baka hindi sila pumayag kasi sa company nila baka bawal, kaya ano, ninakawan ko lang sila ng video hanggang sa ibiniba nila yung mga karton, hanggang dun sa baba sa karton, yung mga karton na dun sa baba. Alam nyo guys, kawawa sila. Kasi yung building namin, di ba, walang elevator yan. Ginagawa pa yung elevator. Alam nyo, binaba nila yan isa-isa from fourth floor. Tapos tinambak nila dun sa baba, makikita nyo mamaya, hanggang sa dumating yung truck nila na kinuha na nila. Kawawa sila, ang bigat pa naman yung mga yan. Minano-mano lang nila, binaba nila isa-isa. Diba? Mga Egyptian, tapos maliit lang palang sweldo nila. Kasi kinausap din sila ni Amo bago sila umalis, nagpaalam. Maliit lang ang sweldo talaga nila. Tapos yung mga naka-red, yan ang taga ano, buha, taga pack. Tapos yung naka blue or itim yata, yan ang pinaka nagmamanage. Yan. Yun. Mabait naman sila. Ayun. Yun, kaya panoorin na lang natin sila guys. Okay? Yan, eto. Wala na siya akong work. Magpo-4 years na sana ako dyan sa amo ko. Itong December, magpo-4 years na ako. Kasi 7 years siya dito sa Egypt nag-stay. Yun. Diba? Nakalungkot lang. Napakabait pa naman niya si Miss Mary. Diba? Ayan. Pero guys, hindi ko, unexpected ko yung binigay niya sa akin. Nasa envelope, hindi ko kasi tinignan. Pagdating ko sa bahay, yun, nagulat na lang ako. Kaya nag-message uli ako sa kanya, pasasalamat, ganun. Kasi unexpected talaga yung binigay niya sa aking amount. Yun, sabi niya naman kasi, hindi kita iiwan ng zero balance. Sabi niya, oh, pakabait niya kaya. Yun, di ba? Sayang nga lang at umalis na siya agad. Ayan. Okay guys, panoorin na lang natin hanggang sa dulo. Okay, sana makarating kayo hanggang dulo. At yung hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe lang kayo.
at hit the notification bell para alam nyo ang ganap ni Ate Egypt. Okay, guys. Thank you, guys, all, everyone, and God bless us all. Okay? Bye! Magpatugtog na lang tayo, guys. Okay? Bye! Finally.